Welcome back mga kaibigan, at ang pag-uusapan natin sa videong ito ay ni-request ni JM patungkol sa Greek mythology. Ang Greek mythology ay napakalawak at naglalaman ng iba't ibang mga kwento, at ang napili kong pag-usapan sa video na to ay ang isa sa pinakasikat na kwento sa Greek mythology. Ang kwento ni Oedipus. Kung gusto niyo pang ipagpatuloy natin ang mga kwentong may kinalaman sa Greek mythology, ay ilike nyo ang video na to at i-comment nyo sa baba ang mga topic na gusto nyo pang pag-usapan. Simulan na natin ang ating kwento. Mga kaibigan, gaya nga ng sabi ko kanina, ang kwento ni Oedipus ay ang isa sa pinakakilalang kwento sa Greek mythology. Isang araw sa bayan ng Thebes, may isang king na nagngangalang Laios at queen na si Jocasta, at ang kanilang bagong panganak na sanggol na pinangalanan nilang Oedipus. Si King Laios, mga kaibigan, ay may nalamang propesiya galing sa isang oracle na nagsasabing, kapag lumaki na si Oedipus, ay papatayin nito ang kanyang ama at papakasalan niya ang kanyang ina. Dahil dito ay nakaramdam ng takot si King Laios, kaya ang ginawa niya ay tinali niya sa kamay at paa si Oedipus at iniwan niya ito sa tabi ng bundok para kainin ng mga hayop at mamatay. Kaya lang mga kaibigan, bago siya makita ng mga hayop, ay natagpuan muna siya ng isang pastol at dinala niya ang sanggol na si Oedipus sa Corinth kay King Abis at Queen Moro. Nang makita nila ang sanggol, sila ay tuwang-tuwa at nagpasyang ampunin ito at itinuring na parang tunay nilang anak. Naging maganda ang buhay niya dito at hindi sinabi sa kanya ni King Abis at Queen Moro na siya ay inampun lang nila at natagpuan sa isang bundok. Ang alam ni Oedipus ay sila ang tunay niyang magulang. Nang siya ay lumaki na, sinabi sa kanya nung oracle ang tungkol sa propesiya na darating ang araw na papatayin niya ang kanyang ama at papakasalan niya ang kanyang ina. Nagulat si Oedipus sa kanyang nalaman at nagdesisyon siyang umalis sa Corinth dahil ayaw niyang mangyari yung propesiya sapagkat mahal na mahal niya ang kanyang mga magulang dahil naging mabait sila sa kanya. Siya ay nagpasyang pumunta sa Thebes at habang siya ay naglalakbay, ay may nakasalubong siyang isang matandang lalaki. Nagkaroon sila ng hindi pagkakaintindihan hanggang sa nauwi ito sa labanan. Napatay ni Oedipus yung lalaki at hindi niya alam na yung lalaki pala na yun ay si King Laios, ang tunay niyang ama. Ibig sabihin mga kaibigan, ay nangyari na ang unang part ng propesiya na darating ang araw na siya ang papatay sa kanyang ama. Pagdating niya sa Thebes ay hinarang siya ng Sphinx, isang nilalang na nagbabantay sa gate ng lugar at hindi ka makakapasok at papatayin ka nito kung hindi mo masasagot ng tama ang kanyang bugtong. Tinanong nung Sphinx si Oedipus, bugtong, ano ang may apat na paa sa umaga, dalawang paa sa hapon, at tatlong paa sa gabi? Huminga ng malalim si Oedipus at sumagot, walang iba kundi tao. May apat na paa nung ito ay sanggol dahil ito ay gumagapang pa lamang, dalawang paa nung ito ay lumaki at nakakatayo na, at tatlong paa nung ito ay tumanda na dahil meron na itong hawak na tungkod. Napahiya yung Sphinx sa maraming tao dahil nasagot nito ng tama yung bugtong, at sa galit niya ay pinatay niya ang kanyang sarili. Tuwang-tuwa ang mga tao sa Thebes dahil wala na yung Sphinx na nanggugulo sa gate nila, kaya pinasalamatan nila ito. At dahil patay na ang kanilang hari na si King Laios, ay ginawa nilang bagong hari si Oedipus
na ang ibig sabihin ay kailangan niyang pakasalan ang Reyna na si Jocasta na hindi niya alam ay ang tunay niya palang ina. Nagkaroon sila ng 4 na anak at makalipas ang ilang taon ay nagkaroon ng epidemya sa kanilang lugar na dahilan para mamatay ang napakaraming tao at ayon sa Oracle ay matatapos lang ang epidemyang ito sa araw na matagpuan ang taong pumatay kay King Leius. Dahil dito ay sinimulan nang ipahanap ni Oedipus ang taong pumatay dito at nalaman niyang siya pala ang may kagagawan nito at nadiskubre niya ring si King Leius pala ang tunay niyang ama na ang ibig sabihin ay si Jocasta rin ang kanyang tunay na ina. Nang malaman ni Jocasta ang lahat, ito ay nagpakamatay habang si Oedipus naman ay tinanggal niya ang sarili niyang mga mata. Mga kaibigan, base sa kwento ay masasabi nating si Oedipus ay isang matibay na tao at isang bayani. Yan ay dahil na kaya niyang lagpasan ang mga pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Una ay nung iniwan siyang mag-isa ng kanyang ama sa gubat. Pangalawa ay nasagot niya yung bugtong nung Sphinx na dahilan para ito ay mamatay at maging tahimik ang kanilang lugar. Pangatlo ay ang sakit na kanyang naramdaman nung malaman niyang ama niya pala yung napatay niya at ina niya ang kanyang pinakasalan. Ikaw kaibigan, sa tingin mo ba ay maituturing na bayani si Oedipus? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano't ano pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakaalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang hiwaga. Shoutout nga pala kay Julian Bakuli, LV Misterio, Paul Inofre, Kanits, Irish Lins, Kaugoy, Nova Tizi, Al Nasrin Habir, John Lloyd Talasing, AO2645, Jasmine Batalia, Keanu James Saldia, Leah M. Labro, Ken Pasis at Doms TV. Maraming salamat sa suporta at panonood at hanggang sa muli nating kwentuhan, kaibigan.